The difference lang naman between a swing trade and a momentum trade is yung resistance sa tinitingnan mo, ano? Key levels sa tinitingnan mo. So like for example, for a momentum trade, it's minor to minor. Di ba? Minor resistance to minor, minor support to minor resistance. Pag swing trade, meron ng major. Pwedeng minor support to major resistance. Pwedeng major resistance to another major resistance. That's a breakout trade. Pero ito, ano to, both momentum and swing. Kasi merong trade na from 3 to 4 pesos, ayun yung mga tinitingnan ko, and then meron naman yung mga chupit lang. Okay? So, ayan. Let's see. Let's see yung mga tanong. Please type your ano, path of totality. So, sabi ni JM, alam niya na kung paano mag-trade ng mga ganun, ano. Yeah, I teach that sa path of totality. Okay. So, 3/4, meron tanong si Mark Jason. Okay. Cap, saan ang cut mo doon sa 340 na entry? Ah, okay. So, sa 340 na entry, which is ito for everybody's guidance, ito po yon during the breakout ng ATH. So, ito, ATH tong long candle na to, ha? Yung parang tinigasan na yan, ano? Intraday ang cut natin dyan. That's an intraday cut. Hindi ako magka-cut doon sa ilalim na yun. Masyado nang malalim yun, ano? 340, nandito bando. Near the close. Diba? Near the close. Oh. Ito, brado, from Robert. Boss, ilang sample kinukuha nyo per setup para malaman may edge? Hindi lang random win. That's a good question, ano? Pero pag may nagtatanong sa akin na, ano, backtest pa lang, dapat at least meron ka ng at the minimum 100 successful trades saka 100 unsuccessful trades for your backtest. Para meron kang 200 trades to review. Pag may nagtatanong naman nag-PM sa akin doon, Kap, bigyan mo ako ng ano, pambacktest na ganyan, assignment. Na yun yung sinasabi ko. Tapos sinasabi ko rin, balikan mo ako, ha. Hindi na bumabalik usually. Na-disheartened na doon sa 100 trades successful, sa 100 trades na unsuccessful. So, ayun yung mga, ano, no. Maganda itong tanong ni, ano, Robert. Marco, Cap, after ng mga trades na yan, naisip mo ba na sana hinold ko na lang yung VUL? Well, hindi masyado, ano? Kasi yung first entry ko sa VUL, maliit lang yung allocation, eh. 400,000 lang yun, eh. So, hindi tayo nakabili dun sa ano. Madalas kong gawin to kapag ka hindi na ako talaga nakabili ng sizable allocation doon sa talagang consolidation area before the breakout. So, chinuchupit ko na lang or siniswing trade ko na lang. That's just how it is. Sexy candle. So, sabi ni Jetro, Cap, ano TF mo sa pag-cut sa sexy candle? Ano yung sexy candle? Ay, yung ano, VUL looking sexy. Yung during the morning, ano, TF. TS ba o TF yon? At TS or ano? Pero nung nakita kong merong sell down, initial sell down, binagsak ko na rin. Kailangan ng ibenta yon. Ito, sabi ni ano, no? Jonats, ka, paano mo inaabangan yung breakout at 3 pesos? Actually, tinitignan ko lang siya sa ticker, ano? Tinitignan ko, ticker lang naman, sapat na. Para ma, ano, oh, Cap, usually ilang percent ng port mo yung core shares, ano? At least 20 by at the minimum at least 25% dapat. And then you can go scale up from there. Para kung ibenta mo yung ano, kunyari let's say 25 and then nakapunta ka sa 40%, pag binenta mo yung tigpa 5% ng shares mo, eh meron ka pa rin kahit paano 25% na naiwan. Alam ni ano, no? Kasi meron akong tinuro dito, ito si Ed C. Sabi, meron akong tinuro sa P4P yung ano, no? LAR. Sila lang yung nagtawag ng LAR, ano? Pero ang tawag ko is the entry that has the least amount of regret. So tinuro ko sa kanila yun na parang pagka nag ano diyan, ano, kapag ka bumagsak na diyan, kapag ka na break yung level na yan, babagsak na talaga yung stock.
bihirang-bihira ka magre-regret na parang, ay, tama ba yung ginawa ko? Kasi yun ang kalaban ng traders, eh, yung ma-whip. Diba? So, tinuruan ko sila ng entry that has the least amount of regret. LAR, ayan, no? Least amount of regret. Oh, CAP, kung naked chart po kayo, ilan po ang volume and value ang pasok sa parameters nyo? Ideally, ako, initially na, initial screening ano ko is at least 5M in the last 5 days, ano? 5M value in the last 5 days. Pero, mas gusto ko na yung ano, liquid kasi yung mga stocks like PHA, di ba? More than 100M palagi, 500. Mas mataas pa nga sila sa blue chips, eh. So, although itong VUL kasi, mas illiquid siya as compared sa PHA. So, ayun. Pero, ideally, ganun, ano? Pwede tapos itaas mo na lang 10M na value on an average in the last 5 days. Sa Investor Screener, meron silang ano dun, eh. Meron silang, anong tawag dito? Meron silang ano nun, parang parameter for that. Okay, so ayun. Oh, may tanong si ano? Oh, Opa. Si Opa na lang to, Brad. Cap, kahit sa mini chart, naked ka pa rin ba? Yes. Diba? Kasi, here's the thing, ano? Yung mga indicators, mas madali tignan talaga yung chart. Pero if you will realize na yung mga indicators, derived lang naman yun sa presyo. The only indicator na hindi derived sa presyo is the volume. Pero all indicators, MAs, Fibonacci, ano pa ba, stochastic, ADX, RSI, lahat yun derived sa presyo. So, in other words, price action should be every technical trader's one thing. Yun. So, kung meron kong one thing na parang dito ka magdo-double down na aaralin, it should be price action. Kasi, ayun yung, that's the common, eh. Common denominator, not just in technical analysts, but in all market participants. Di ba, bakit ang laki ng, ano, ang tindi ng advocacy and ng conviction ko sa price action trading or sa naked charting? Kasi whether you are a fundamentalist, speculator, Twitter analyst, or Facebook analyst, price lang ang tinitignan. Ano ba ang presyo ng stock ngayon? Diba? So, sabi ko, yun dapat yung one thing, hindi yung indicator. Pero kasi may mga programs na naka-focus sa ano, no? Sa indicator. Ako, may mga programs din ako na gano'n. Kunyari, yung vantage point, naka-focus yun sa mastery ng RSI. Okay, so, yun. Kasi, para naman mas ano, parang ganito siya, no? Indicators are like side mirrors or rear view mirrors. You can drive without them, pero it's easier to drive with them. 'Di ba? Makakapunta ka sa destination mo kung wala kang side mirror or rear view mirror. Pero mas madali kapag ka meron. Okay? Ayun. Oh, very good si Jerome Angeles. Price action is emotions. Ito nga sabi ko sa mga P4P traders, eh. Sabi ko sa kanila, if you can understand the emotions of the market and its yung mga participants, mas madali mong mababasa yung price action. And price action kasi, yung candlestick, is a good representation of that, ng emotions ng mga market participants. So, there's this quote na sabi ni ano no ni Harvey Specter. Yung nanonood diyan ng Suits. Okay, so please type Suits ano. Harvey Specter. Sabi niya, "I don't play the odds. I play the man." Yung kalaban niya sa poker. So parang ako, basically I don't play the charts in essence. Or I don't read the charts in essence. Pero, I read the emotions of the market participants. Nasang cycle. Sa cycle of market cycle of emotion, merong anxiety, euphoria, panic, depression, etc. Mahirap kapag you are experiencing the same emotion doon sa market kasi hindi ka makakapag-think clearly.
Imagine, nasa euphoria stage yung market, ikaw nasa euphoria stage ka rin. So it expected na kung ano yung gagawin ng market na nasa euphoria stage, ayun din yung gagawin mo, which is hindi ka magbebenta. Pero if nasa euphoria stage yung market, and alam mo na ganun yung nangyayari, tapos ikaw, you can think objectively, makakapagbenta ka sa euphoria stage. Ayun yung 4 pesos doon sa ano, doon sa VUL. Final words from our ano, from our mentors. Sige, let's go with Sir Sep. Yeah. So, I guess guys, just try to master price action, no? It's really crucial and essential. Kumbaga siya yung parang pinaka basic building block of everything about trading. So, if you master price action, everything will follow. So, yeah. Thanks for attending the session and hope you grind a lot. Yo, Jordan. Ayun, thank you everyone for staying. At I hope marami kayong na pick up na techniques and ma-apply starting tomorrow, 'di ba? And siguro ayun lang. Again, for me, price is king. The rest, mga ano lang 'yan, the rest are secondary. Because once you know how to read the price properly, mas mabilis na kayo makaka-adjust eh. Ang tawag dito, hindi na kayo masyadong nai-impluensya ng mga outside elements. Once you know what the price is doing, then you can execute, you can better execute your trades. So, ayun lang. Thank you for watching us. Medyo mahaba-haba. Ano? Buti na lang, Kap, naka-ano ako. Bakar laka ano ako, naka running attire ako ano kasi marathon yung session natin today. Na-expect ko na yun. Buti na i-connect ko pa yun. Elon Musk eh. Ano na lang. Medyo sabog na rin yung utak ko, no? So sana, pag may apply kayo, wag naman agad-agad. Yun na lang yung ano ko, no? Ayun. May the markets be with you. Okay, so shout out again sa mga trading launch pa din, mga P4P students ko right now. So, may the markets be with you all. So, bye-bye guys!